Unlimited Diving is brought to you by Free Scuba Course. Save the sea. Be a diver. Log on to www.unlimiteddiving.com. I'm still with Chris. I'm the owner of Sea Explorer in the Philippines. How long have you been in the Philippines, Chris? 25 years, really. Wow. Okay, you're from Switzerland, and Switzerland is such a beautiful country with all the mountains. And why go to the Philippines? Well, poor country like ours here. You're not poor. What you have, it's lots of nature, and you have the seas, what we don't have in Switzerland. You have beautiful diving. That's what really brought me to the Philippines. And the hospitality, and the Filipinos and Filipinas are very, very nice. I love them. Okay. And you're 25 years, you've just been diving? No, not only diving, for sure. I do some other things as well. No, I have also like bikes, I go mountain biking, I go do a lot of things, but my major thing is diving. Okay, how do you convince your friends to go diving? How do you do it? Oh, it's an easy part of the game on my side. I showed them pictures, I showed my passion, what I have, and I show my smile. Mm-hmm. And they say, hey, something is wrong with the guy, so something is good with that guy. So maybe we should also try what he is doing. No? Now I know why. I love it. You say sea explorer and dive with a smile. Yes, I love it. Okay, it's time to get wet and let's go scuba diving. Dive with a smile. We are doing a very early morning dive, and as you can see, it's still pretty dark out here, and we had our breakfast overlooking the beautiful sea here in Cabillao. And on the left side is Cebu, and on the right side is Bohol Island. And that's the reason why the whole island is protected from typhoons. And one advantage of diving here is that every time you dive, okay, you have a beautiful sea view. Yes, yes. That's why ambience is the most expensive. But actually, the resort is situated on a hilltop. That's why you have the view of the sea either on your room or on the restaurant. One thing nice also with the restaurant is that they serve international food, because most of the clients here are foreigners from Switzerland, Germany, Poland, name it. Almost all the European countries, they come here to go scuba diving. And the reason why we're showing you this, because seldom does the resort get Filipino clients, and hopefully in seeing this, you get to visit Sea Explorer. There you go. Who is managing diving here? And it's owned by a friend of mine. His name is Chris Heim. And those are the small critters you can find here in Cabillao, from pygmy seahorse to mountain fish and anything you want on macro photography. So, with me, who's going to do the annotation, is their very, very famous dive master. His name is Bilig. The reason why Bilig became famous... Oh, that's you, Bilig! You're very sexy, Bilig. So that's the reason why he's famous, because he knows how to find that small creature. It looks big on the picture, but this is the pygmy seahorse. Ang tawag ito, Bilig? Barganti? Bargibanti. 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 Ang ganda niya, no? Pero ano yan? Parang mayroon siya parang mga bulubulutong sa mukha niya. Oh, man. Anong difference itong pygmy seahorse na to dun sa isang pygmy seahorse na payakot, yung Denise? Yung Denise is maliit than the Bargibanti. I see. But anyway, itong Bargibanti na to is even smaller than your own nail, no? And yeah, no? Merong sea fan, because yun ang kanilang habitat. And you can find them here in Cabillao diving with the Sea Explorer. Yung yan, may nakita akong mandarin fish. Meron din ba yan dito? Meron. Okay, so sa mga staghorn yan, di ba? Oo. Yan, lumalabas yan during the sunset. Sunset time. Okay, so don't forget, if you want to see the mandarin fish, and also this beautiful creature which they call Bargibanti. Pygmy seahorse. And you can look for big
Bilig. And ask him, you want a color yellow, white, yellow, black, or brown? So normally, Bilig, itong mga pygmy seahorse, yung kulay nila, kung ano yung kulay ng sea fan. Tama? Okay, we're doing a close-up now of the Denise. Yan, yan yung medyo payat ng konti. At yung isa, eh, yung, ayun, Bargibanti. Yan palang spelling. The reason why they became so famous is because they're so small, even smaller than your own fingernail. Kanya napakahirap. Pag, alam mo ba yan, pag kinukunan ko on the video, yung dives natin kahapon, hindi, excuse me, hindi ko siya ma-appreciate. Kasi liit-liit. No? But because Bilig here has a lot of clients, he has got no choice but to bring them there. We're using the Sea Explorer 4. At nakita naman niyo doon, kailangan dive with a smile. Ayan po, Bilig, no? Ang galing ng boat nun. Lucky, no? Talaga naman. No? Pwede kang sumayaw pa. Yes, kanina, nakita niyo yung backdrop ng resort. And look at these people here. Huh? They're all relaxing. Hey, who's this sexy girl? Oh, one of your dive masters also. Kumili kayo sa mga dive masters na sexy. It's got to be Kabilao. Ayan po, si Bilig. Bilig, ano sinasabi mo rito? Ano? Sinasabi ko, oh, where we are going now. Where are we going now? Or just follow me. That's all. Okay, so that's my wife there, trying to gear up. Anyway, ano ba yung dive plan mo rito, Bilig? Kasi nagbibigay ka ng dive plan kanina. Sa South Point, yes, po, at saka Lighthouse 1. Yes, ano ba yung ating dive plan? Ano ba yung binigay mo kanina? Siyempre, hindi natin nadinig kasi, yun ako, ano ba naman yun? Exhibition. Exhibition. Exhibition yun. Ayan po si Bilig, ready for the descent. So, ano yung dive plan natin dito? Ang dive plan natin dito is to find seahorse here. Hindi na siguro. Hindi na. Because South Point ito South eh. Point. Ah, sa South Point pala ito. Ikaw talaga, marami ka nang inom na beer o marami ka nang nitrogen. Hindi mo, sabi mo sa akin, hindi mo makikita yung pygmy seahorse, di ba? So, yung pygmy seahorse, anong pangalan ng dive site na yun? It's CBP or Current Viewpoint and Lighthouse. Yun, okay. Well, anyway, the reason why Bilig is acting this way is because we're just enjoying a bottle of beer right now. And together with the nitrogen, we become very forgetful. Yan po ang nagagawa ng diving. Nagiging relaxing ka. Nakakalimutan mo na lahat. Ano yung binubuksan mo dito? Ikaw, hindi mo maghanap eh. Ayan. Ay, ano yan? Crab! Crab. Anong klaseng crab yan? Porcelain ba yan? Porcelain? Yeah! Porcelain crab. Sabi mo, eagle eye ka. Oh, ayan, ano klaseng crab yan? Ayan, nagtatago. Oh. Easy lang pag ganun mo. Alam mo, ngayon ako nakakita ng crab sa mga crinoid na ganito. Do they live on crinoids? O mga crab? Alam ko sa mga ano yan, di ba? Sa mga yung anemone. Ayan po. Yan, ano kaya ang klaseng crab yan? No? It doesn't look like a porcelain crab to me, no? Kasi yung porcelain crab, medyo colorful eh. And there you go. Ayan po, if you want to enjoy your diving, kailangan nyo ng torch. Oo, kailangan. Para ma-appreciate nyo yung mga hinahanap nyo. And this guy you're seeing is actually an instructor. Okay yung mga clients rito, ha? From regular open water to instructors. Okay, so they're still trying to look for it. And that's the reason why I don't like diving with Macon photographers. Masyado silang matagal, naghahanap. Nauubos yung oras. Ako pa ba naman, gusto ko yung nagpapaagos lang. No? Tatago-tago. Pero ito po si Bilig talaga naman. Kanya siya nagtatagal dito kasi in demand siya. Dahil yung hinahanap yung maliliit na critters na hindi mahanap ng ibang dive master, eh siya po ay hahanapin niya para sa'yo. So, again, we're in Cabilao Beach Club. And the name of my dive master, who's a fan of small critters, Bilig. Bilig, ano ba family name mo? Family name, Kabusaw. Kabusaw? Ikaw ba dito pinanganak sa Kabilao? Talaga naman, ha? Okay, ha? So, gaano karami ang tao dito sa Kabilao? Ilan ang population niyo? More than 5,000. More than 5,000. So, pag nawala ka, 4,999. Pag nawala ka. Kasi bilang na bilang, di ba? Okay. So, meron ba rin kayong mga mayor dito sa Kabilao? Separate mayor? Hindi. So, yung mayor ito, anong sakot niya? Barangay Captain dito. Oh, Barangay Captain. Okay. Ayan po, at napakaganda talaga mag-dive, ano?
Itong nakikita nyo, ano ba itong mga liliit na, parang mga maliit na sardinas itong nakikita ko bilid? Ano ba yan? Ano tingin mo yan? I think sa silverfish. Silverfish? Ganun-ganun sa itaas. Silverfish. Ayan, alam mo ang dami mga tube soft corals dito na enjoy kong kunan kasi wala kami niyan sa anila, oh. Wala kami niyan. Unang nakita ko yung mga tube corals na yan. Tube corals ang tawag dyan, di ba? Sa Cebu. Doon ko unang nakita yan. Dito talaga, ibang klaseng diving dito. Yung makikita nyo sa... makikita nyo rito, hindi nyo makita sa ibang lugar. Dahil dito, napakarami niya mga tube corals na yan. Yung mga leatherback corals, no? At saka yung mga sea fan dito. Hindi maliit, higante. Higante mga ano to. Oh, ano naman yan na pinagtuturo-turo mo, Bilig, ha? Ano naman yan nakikita mo? Ang liit-liit, tingnan mo. Oh. Mabuti, tinuturo mo. Susundan ko ng camera. No difference. Okay. Hindi ko pa rin siya makita. Ayun. Ayun. Kulay. Parang kulay violet. Yung background. Mm-hmm. Talaga naman. Kasi sanay ka sa mga foreigners. Ayan po. Talaga naman. Naka-ano siya. Naka-macro lens at talagang nilapitan niya ng gusto. And starfish. Ayan. Very common. Very common yan dito. So, ikaw ba, sa tagal mo nang nagda-dive, no? Hindi ka ba nagsasawa sa diving? Hindi. Hindi, no? Kita mo naman, napakaganda, no? Talagang, ako mahilig akong yan ang mga kuwang gusto ko. Mm. Gusto ko, may diver sa likod at nagtatago ako sa mga corals. Mm. Tapos, ipinapan ko yung camera ko, yan, no? At nakikita mo naman, isa lang ang hindi ko masabi sa audience, kung gaano kasarap mag-dive. Kasi yung pakiramdam ng diver, no? Hindi mo ma-appreciate kasi video lang ang pinapanood mo. Yung pakiramdam sa loob, hindi mo ma-explain ang gusto. Kasi yung bang relax ka, no? At para kang nagme-meditate at walang pwedeng makipag-usap sa'yo. Kasi nagda-dive ka. Totoo po yung mga sinasabi kong yan, kaya kung kayo po ay hindi nagda-dive, eh sorry na lang kayo. Kasi yung ating mundo, eh karamihan eh tubig. Eh, pag hindi kayo nagda-dive, gusto nyo makita yung nasa taas lang. Eh, yung nasa taas, maraming problema. May traffic, maraming building. Eh, dito, para ka nasa loob ng aquarium. Di ba, Bilig? Oo. Ito siguro si Bilig, nakakailan dives ka na? Over 1,000, no? Over 1,000. So, anong favorite site mo rito sa kabila o Bilig? Gorgonia Wall and Lighthouse. Gorgonia Wall. Yes, I believe you because the past episodes, pinakita ko yung Gorgonia. Yeah, kita mo naman yung backdrop ng isda. Ano ha? Kulang lang ako sa torch. Kanya yung mga colors, medyo yung ganda yung gano'n lumalabas. But still, you know, pag napapanood ng mga divers to, gaganahan silang magpa-certify, no? Because talaga naman, no? You are really communing with nature. Alam mo yung iba eh, dahil hindi sila nag-dive, tumitingin nila sa mga aquarium. Yung malalaking isda pinapasok sa aquarium. Eh yung po tingin ko ay napaka malinon because para mong kinukulong yung isda na hindi naman dapat ikulong. Ikaw ba gusto mo ikulong kita? Gusto mo ba 'yun? Hindi po. Ayaw mong makulong, gusto mo doon sa sarili mong habitat which is ang ganda naman ng sea fan na 'yan. Kita mo naman tas nagbabagsakan yung ang sabi mo to silverfish. Talaga naman relaxing. Ito, this is a color white. And you're saying, dito sa mga sea fan na to, hindi mo rito matatagpuan yung ano, no? Yung mga pygmy seahorse. Matatagpuan pala siya. Kasi, matatagpuan doon? Akala ko ayaw nila doon sa mga makakapal na sea fan. Hindi. So maski na ganun, makikita mo rin sila. O ito ng mga isdang to, ano to, mga sardinas ba to? Yan, tingnan mo mabuti. Oh. Ang dami nila, oh. Mga sardines yata yan, ah. Sardines. Ha? Sardines, no? Okay. Napakarami. Thousands and thousands of sardines. Ayan po, binalikan natin yung sea fan. Biglang tumagilid. Ito mga isdang tumalalaki, hindi na sardines to. Hindi. Ano to? Tuyo? Hindi na tuyo. Barracuda. Barracuda? Ngayon ako nakita ng barracuda na... Yellow fins. Barracuda yun? Okay, small barracudas. Itong mga kulay violet, anong tawag dyan? Angelfish.
angelfish. Yes. Ikaw ba yung naka-backdrop dyan? Ang ganda, di ba? Pag may talagang dumadaan na diver at may torch, ang ganda lumalabas, no? Eh po, binabalik-balikan ko yung mga tube corals. Ito eh, bihira ako makita. Siguro ikaw eh, sawang-sawa ka na makakita yan. Kaya sinasabi mo, bakit kaya kinukunan lagi itong mga tube corals? Meron pa akong kinukunan dyan na napakarami, yung mga elephant ears. Ah, elephant. Okay. Right now, anong pangalan itong mga corals na to? Cabbage. Ito ba yung cabbage? Are these the cabbage corals? Yan ang gusto kong makuha, yung mga isda dumadaan tapos nakabaklap yung diver. Ito yung tatawag ng fire coral. Tama ba ako? Fire coral. Yan po, no? Tingnan nyo mabuti. Ito medyo brownish color. Huwag kayong didikit sa mga ano yan. Nako, kung hindi, kamukha ko, nadikit ako. Hanggang ngayon, ay, no? Ayun ang mga sugat-sugat ko. Talaga naman, pag nadikit ka dyan, yung fire coral na yan. Nako, siguro, mga isang linggo mga ngati to, no? Ha? Isang linggo. Oh, ayan po, yung kulay brown na nasa left side, those are fire coral together with a large table coral there. Kaya kinukunan ko kasi yung karami ng mga divers, sinasabi, Mr. Baron, how does fire coral look? No? So, para siya mga leaves na pag tinignan mo, akala mo eh, hindi makati, pero pag nadikit ka, talagang kakatingin ka. And that's the reason why a lot of people wear wetsuits, no? To protect you from stings and bites. Unfortunately, I don't wear one. Kaya, delikado. Ayan po, no? Talaga naman, we are just moving around our camera at ini-enjoy natin yung kagandahan ng karagatan dito sa Cabillao, which is less than 1 hour by plane. Kanya po yan, nakikita po niya, table corals yan. Kanya, pag may nakita kayo nagtatahagis ng angkla, eh medyo batok-batokan nyo na po. Dahil yung mga table coral na yan, eh ilang years bago lumaki yan, pagkatapos, yung mga boatman na hindi marunong, eh tatapunan ng angkla yan, eh masisira. Di ba? Eh paano kung may diver sa ilalim? Di ba? Sira din yung ulo mo. Kasi mabibihakan ka ng coral. Kanya po kami mga divers, we're educating people how to take care of the environment. Kanya naman, if you want to save the sea, you have to become a diver. Kasi ma-appreciate mo yung kagandahan. Magsalita ka naman. Ako lagi nagsasalita. Sabi mo sa akin kung ano nakikita mo. Nakikita ko is corals. Siyempre, corals. Ano pangalan ng corals? Fishes, ha? Siyempre, fishes. Pero mga bass fish yata ito. No? Bat fish? Hindi, bass. Diba? Yung mga napakarami itong mga kulay orange. Yan po, talaga naman. Pag lalong mas malakas ang current. Uy, ano naman ako ba itong... Oh, yes, ikaw yan. Ano bang ginawa mo dito? Ano bang tawag sa coral na ito kinuha mo? Ito ang tinatawag na crown of thorns. Yan pong crown of thorns, yan po ang sumisira ng karagatan. Sa tingin ko, ang gagawin ni Bilig dito, no, ilalagay niya sa malalim at para hindi niya masira ang corals. Kanya, pero tama ba yung ginawa mo? Tinusok mo sa dibdib niya? O, kasi alam mo daw, sabi lang, pag mali ang tusok mo dyan, eh lalong dadami yan. Pag mali ang tusok mo, yes, dapat maingat kang tumusok dyan. Ayan po, inagisan ni Bilig at doon na siya maninirahan sa mga buhanginan sa baba at wala siyang masisirang coral. And I'm sure he'll be diving 60 to 80 meters. Magsasawa siya sa nitrogen doon. So, naiintindihan mo ba sinabi ko, Bilig, na yung crown of thorns, no? Huwag mo basta-basta tinutusok yan. Kasi yung gitna niyan, hindi ko alam kung yun ang puso niya or whatever. Pag tinusok mo sa kalagitnaan, pwede, tapos itapon mo. Kasi kung basta-basta mo lang ipepress yan, imbis na nakapatay ka ng isa, manganganak na manganganak yun, thousands and thousands. Hindi ka ba tinuruan ni Mr. Chris Heim sa paano mag take care ng mga ano, yung mga ganyan, paano dinidispose? O yung isa riyan, ibang ginagawa ng mga divers, nilalagay sa ano, sa pangalan to, sa sand, tapos hinuhukay. Para doon sila papatayin. Okay? So ingat lang dyan, Bilig, because ayaw natin dumami yung crown of thorns and it's the end of the dive. At yan po ay South Point here in Cabillao. And we'd like to invite everybody to visit
seaexplorer.com. Aking diver dito na kakatapos lang mag certify, and you're doing now a fun dive, to interview you in Tagalog. Why? Can you speak English? I can, but I'm not fluent in English. Oh, you're fluent right now. Okay. Bakit gusto mo mag-dive? First of all, sabi mo Tagalog. Na-encourage ko kay Sir Bobby. Like, pag pinapanood yung mga videos niya underwater, parang ang ganda-ganda. Because for me, it's another world talaga. It's like you're floating or parang kang lumulutang na hindi mo naman magagawa, di ba? Pag nasa lupa ka. You're saying na you're like a... Instead of like an astronaut, you're an aquanaut. Yeah. Without you touching the ground. So that means to say you have good buoyancy for you not to touch the ground or even destroy the corals. How many corals have you destroyed so far? maybe 10? No, don't say that because we don't want to destroy the corals. That's why we try to dive where it's sandy area. Okay? Because when you destroy the corals, the resort will remember that. Said, oh, that's the woman out there who destroyed all the corals. Yesterday they were all intact, now they're all gone. They will try to remember you. Okay, that's the reason why you have to keep on diving. Did you notice? Tagalog pala gusto mo, no? Hindi ba napapansin mo pagka-dive ka ng dive, gumagaling ka? Diba? Nagkakaroon ka ng tumataas yung kumpiyansa. Yes, that's confidence. Ano bang feeling mo pag nagda-dive? Ano yung pakiramdam mo sa ilalim ng dive? Yeah, para kung dumulutang. Ah, okay. So relaxing. Tingnan yung mga fish. So talaga nare-relax ka? Okay. Ano mas relaxing? Yung nagtatrabaho ka dun sa minamanage mo spa or nagda-dive? Nagda-dive. Oh, edi dapat baguhin mo na yung trabaho mo. Okay, so dapat mag-dive ka naman dive because after open water, you can now take the advice. Rescue, dive mask. Tapos mag-instructor ka. So you have to change your work, line of work kasi hindi ka na naging enjoy sa pagiging manager ng isang spa. Ha? Bakit kanya ng mukha mo natatakot sa boss mo? Hindi, huwag ka mag-ilala yung boss mo, diver yan. Because, di ba, nag-offer ka ng spa, right? So, pag marami ka ng kaibigan sa spa, di ba, dahil gusto ka lang maging kaibigan, hindi siya tayong ganda sa spa. Alam mo, yung spa kasi, at saka yung diving, kailangan mo yan eh. Because, siyempre, masakit sa mga kasukasuhan mo, di ba? O, saan ka pupunta? Sa spa, di ba? So, bakit ka parang naiilang na may magagalit? Di ba? So, importante dyan is dumami kaibigan mo, and then, lahat ng kaibigan mo will be your own clients. Okay? So, from now on, pag nandun ka sa spa, you try to convince your clients na if you want to have a relaxing life, okay, just like the spa, na-relax ka, why don't you try scuba diving now that you're a scuba diver? Actually, yun ang ginagawa ko sa kanila. Besides, ang dami ng client na interesado kumuha ng scuba diving. Ano ba pangalan ng spa nyo? Kimosabe Spa. Kimosabe. Ano ba? Hapon ba may-ari na? No. Kimosabe? Sa Filipino. It's a Filipino. Where's Kimosabe located? It's in Don Bosco Street, Makati City. Oh, yan. Nag-advertise ka na. So, if you want to meet this beautiful lady on my right, you could meet her at Kimosabe Spa in what street is that? Don Bosco Street. Don Bosco Street. Okay, so congratulations. Thank you. Scuba diver ka na, now you're just doing your advanced course. Okay? And we have here another gorgeous woman working in the cruise company ba? Are you working with the cruise company? I used to work on a cruise ship before and then I worked on the yacht. Ang sarap naman ang trabaho mo. Ang sarap, nakaka-inggit. Ha? Sinong mayaman mong amo na may yate? Kilala ko ba yan? Filipino ba? Foreigner? Sikreto ba? Ah, sikreto? Chinese. Kasi alam mo naman yung mayaman, pagka kanya, no? Ayaw binabanggit sa mga pangalan eh. Baka alam mo naman, di ba? Baka may mangyari, di ba? So, where was this work of yours? Is it local or is it international? International. Really, ah? Huh? Wow.
kanya nga, alam nyo, yung mga, ang negosyo eh, nasa dagat, hindi nagda-dive, ang laki nang namimiss nila. Isipin mo, they're right in front there, di ba, of the sea, and yet, they don't appreciate it. Did you know that the world is 80% water and only 20% land? Do you know that? Oh, you know that? Okay. Kaya kung kayo hindi nagda-dive, sorry na lang kayo. Magtsaga na lang kayo sa mga Eiffel Tower, mga Grand Canyon, which is only 20% of the whole world. Pero yung makita mo yung mga whale sharks, ah, yung mga manta rays, hindi mo makikita yan. Makikita mo lang yan sa mga sine o kaya pupunta ka sa mga malalaking aquarium. Ha? Ah? Okay? Eh, pero yun, you know, I don't even suggest that, eh, that you put the fish inside the aquarium. You know why? Because they're supposed to be in the open sea. Gusto mo ba ikulong kita? Ayaw mo, di ba? Ay, ganun din yung animals. Okay? And, ikaw ba nakakita ka na ng malalaking isda? Sa aquarium? Hindi pa. Hindi pa? Sa dagat. Yung dolphins nakikisabay din sa unahan ng barko. Ayun. Eh ngayon, diver ka na. Pag nakita mo yung dolphin, pwede ka na makipaglaro. Di ba? But anyway, one tip, ah. When you see animals, don't even try to touch them. Do you know why? Do you know why? Kasi yung mga isda, ang protection nila, di ba yung isda, eh, pag hinawakan mo, slimy. Slimy siya, di ba? Ngayon, yung pagiging slimy niya, yun ang protection niya sa body niya. Eh, pag hinahawakan mo siya ng hinahawakan na gano'n yung isda, namamatay yun. O, nawawala yung kanyang protection. Kanya siya slimy. Maski na yung mga tilapia, misting. Oo. So, you're only supposed to appreciate the fish and never touch, just like the corals. Okay? So, ano yung pinakamahirap na skill na natutunan mo today? Pinakamahirap na skill is to balance yourself under the water. Balance yourself? Sandali, hindi skill yan. Ibig sabihin nun, kung hindi balansyado yung sarili mo, yung weights mo, hindi balansyado. Kasi if you have 4 pounds here, 4 pounds on the other side. Diba? So, hindi balance yung tinga mo. Are you sure? Buoyancy. Buoyancy. O naman, nililito mo ko eh. Buoyancy. O, ano ibig sabihin nito? Deflate. Deflate, ito. Inflate. Okay, so mamaya uulitin natin. Pag nakita kong negative ka, papa-inflate kita. Okay? Pag nakita kong positive ka, papa-deflate kita. Okay? So, and then, yung breathing mo, kailangan lang, hindi pwedeng yung abrupt. Kailangan deep, then slow ang ambuga. Okay? Tsaka huwag ka magpapanik. Kasi once nagpanik ka, hindi mo magagawa yung deep and slow kasi mag-hyperventilate ka. Alam mo ba sabihin ng hyperventilation? Hindi. Okay, hyperventilation is it's caused by panic. Yung puso mo biglang bibilis yung takbo. Like, bumibilis yung takbo, you're aware of it, but you cannot control it. Gusto mo bumili ng ice cream? Bili kita ng ice cream? May nagtitil ng ice cream. Kaya tayo naiingayan eh, no? O, sige. So later, make sure na gandahan mo lang yung adjustment mo. Do not overinflate and do not overdeflate. Okay? So, kailangan, it's like a car, di ba? Yung brakes and gasoline. Okay, so later, we will see whether you pass the course. Eh, nakakahiya naman yung shirt ko lang yung babagsak ko, di ba? Ipapasa na rin kita. So, you're now your scuba diver, sir. Congratulations. Okay. Unlimited Diving was brought to you by Free Scuba Course. Save the sea. Be a diver. Log on to www.unlimiteddiving.com.